Magandang araw ulit, mga kabodega. Napaos na ako ng gusto, pero don't worry, hindi tayo susuko. Vlog kong vlog pa rin. Sa video natin ngayon ay itatampok ko ang mga interracial relationships na nagpabago sa kasaysayan. Kaya tara na silipin natin ang bodega ng lumang kaalaman at kasaysayan. Noong July 11, 1958, ang bagong kasal na sila Richard at Mildred Loving ay sinugod ng tatlong armadong pulis sa kalagitnaan ng kanilang pagtulo. Ikinulong sila sa salang pagpapakasal. Dati kasi, 24 na estado sa buong Amerika ang may batas na nagbabawal magpakasal sa hindi kalahi. 5 linggo na ang lumipas nang malaman ng mag-asawa na buntis si Mildred. Naisipan ng mag-asawa na magpakasal kahit na bawal sa batas. Para maiwasan nila ang Virginia's Racial Integrity Act, nagtungo na lamang sa Washington D.C. upang doon ganapin ang seremonya. Pagbalik ng mag-asawa sa Virginia, inaresto sila, hinatulan na guilty, at sinabihan si Mildred ng korte na habang nabubuhay siya, mananatili siyang kriminal. Noong 1963, lumapit sila sa American Civil Liberties Union para ipaglaban ang kanilang kaso sa korte. Matapos ang mga matagal na hearing, idineklara ng Korte Suprema na ang mga batas na nagbabawal sa pagpapakasal sa ibang lahi ay unconstitutional noong Hunyo ng 1967. Kahit na nakasaad pa rin ang naturang racist law sa ilang estado, ang matagumpay na pakikibaka ng mag-asawang Loving ay hindi pa rin matitinag, at siniguro nilang walang kahit sinong makakaranas ng ganoong pagtrato. Ang kahuli-hulihang batas na nagbabawal magpakasal sa ibang lahi ay pinawalang bisa sa Alabama noong taong 2000. Habang nag-aaral sa isang law school sa England, nakilala naman ni Ruth si Sir Seret Sekoma na isang chief ng Bamangwato tribe na kalaunay naging unang pangulo ng Botswana noong 1966. Nagkaroon ng progresibong pagbabago sa ekonomiya sa ilalim ng kanyang pamumuno, habang si Ruth ay naging politically active at ma-influensya na First Lady. Pero bago yan, sinubok ang mag-asawa ng mga magkabilang kontrobersya tungkol sa kanilang pagpapakasal. Noong ibinalita ng mag-asawa na magpapakasal sila noong 1948, si Ruth ay pinalayas ng kanyang ama sa kanilang bahay, habang si Cerezay naman ay napagsalitaan ng kanyang tito na kung dadalhin niya doon ang kanyang babae ay lalabanan niya si Cerezay hanggang kamatayan. Nakialam na rin ang British government para mapahinto ang kanilang pagpapakasal at pinigilan sila na makabalik sa Botswana. 8 taon na muhay ang mag-asawa sa England bilang mga exiles, hanggang sa magprotesta ang Bamangwato tribe sa Reyna para sila'y mapabalik sa Botswana. Ang kanilang pag-iisang dibdib ang nagbigay ng inspirasyon sa pelikulang A Marriage of Inconvenience, at ng librong Color Bar. Ang mga European scholars noong 18th century ay nagkaroon ng mga lingual breakthroughs upang mas lalong maintindihan ang kultura at lengguaheng Chinese. Sa tulong ng isang binata na nagngangalang Arcadio Huang na pinanganak sa probinsya ng Fujian sa China. Nais ng mga magulang ni Arcadio na magpari ito sa simbahang Katoliko, inampun siya ng isang paring Pranses at naglakbay sa France kasama si Bishop Artes de Lyon. Pagdating sa France, isinama agad si Arcadio sa mga batang iskolar para tumulong sa pagbuo ng Chinese-French Dictionary. Noong 1713, napangasawa ni Huang si Marie-Claude Renier. Ibinigay naman sa mag-asawa ang basbas ng mga magulang ni Marie kahit na nahaharap ang mga ito sa problemang pinansyal. 1 taon nang lumipas, pumanaw si Marie sa panganganak sa kanilang panganay ni Arcadio, at nang sumunod na taon, si Arcadio naman ang nawala. Sinasabi ng mga historians na ang kanilang kakaibang pagsasama bilang mag-asawa na iba ang mga lahi ang first of its kind. Bilang isa sa mga nakaligtas sa pagkasira ng kanilang barko malapit sa Yucatan Coast, bunihag ng tribo ng mga Maya si Gonzalo Guerrero. Upang hindi siya maisipang patayin ng mga bumihag sa kanya, pinag-aralan niya ang lengguahe at mga gawin nito. Habang natututo siya ng kultura ng mga Maya, itinuro naman niya sa mga ito ang mga taktika para makapagtaboy ng mga konkistador. Hinahangaan at nirerespeto si Guerrero ng buong lipunan ng mga Maya, at naikasal siya sa isang Mayan princess na si Zazalha, at binigyan ng mga templo ng Ichpatan, ang norte ng Chetumal. Nang dumaong si Hernan Cortes sa isla upang subukan na iligtas si Guerrero at ang isa pa niyang kasama, kinadlangan niya ito at sinabihang bumalik na lang sa Espanya dahil ikinasal na siya at may mga anak na. Ang kanyang mukha ay may mga tato at may butas na rin ang mga tenga, kaya kung uuwi pa siya, ano na lang ang iisipin ng mga tao sa kanya.
Nagkakilala noong 1911 sa isang pilgrimage sa Holy Land sa Egypt si Luisa Matthews at si Louis Gregory. Hindi tinanggap ng mga tao ang kanilang pagmamahalan, lalo na sa Estados Unidos na talamak ang racism o pagkutsa sa kulay ng balat ng iba. Kaanib ng relihiyong bahay ang mag-asawa at mahigpit na sinusunod ng kanilang sekta ang racial segregation. Pero dahil suportado ng lider ng relihiyong bahay na si Abdul Baha ang kanilang pag-ibigan, ikinasal si Luisa at Louis noong 1912 sa New York. Naging advocate ng racial unity si Louis Gregory sa buong Estados Unidos at sa buong komunidad ng bahay. Nanatiling matibay ang pinagsamahan ng mag-asawa sa loob ng 40 taon, hanggang sa kamatayan ni Louis Gregory noong 1951. Ang marriage at divorce trial ni Kip Rhinelander at Alice Jones ang nagdulot ng racial tensions ng isang bansa sa korte, at kung bakit nagkaroon ng label na colored o white sa legal terms. Si Rhinelander ay isang maputing socialite na anak ng isang prominenteng pamilya sa New York, habang si Jones ay anak ng mag-asawang magkaiba ang lahi. Nagkakilala ang dalawa sa Stamford, Connecticut noong 1921 sa isang clinic na pinagkonsultahan ni Rhinelander para sa kanyang pagkabalisa at pagkauto. Naging magnobyo ang dalawa ng 3 taon bago magpakasal noong 1924. Dahil sa taas ng katayuan ni Rhinelander sa lipunan, inilista sa New York Social Registry ang kanilang kasal. Kinilala si Alice na kauna-unahang black woman na naitala sa pahina ng registry at pinagkaguluhan siya ng media. Mabilis na kumalat ang mga balita sa dyaryo at agad itong nalaman ng pamilya ni Rhinelander. Hiniling ng mga ito na diborsyohin ang kanyang asawa at dinagtagal, sumuko si Rhinelander sa kanilang kagustuhan. Nakasentro ang buong divorce trial sa sinasabi ni Rhinelander na hindi naman naiiba si Alice sa ibang mga mapuputing babae. Sa mata ng mga huradong puti, paulit-ulit nilang inaalam kung talagang matagal na bang alam ni Rhinelander ang tungkol sa pamilya ni Alice. Iminungkahi ng mga hurado na tanggalin ni Alice ang kanyang damit upang malaman nila kung dapat ba i-considere si Alice na isang color. Umabor ang kaso kay Alice at hindi iginawad ang annulment na hinihingi ng pamilyang Rhinelander. Iniutos din ng hukuman na sustentuhan din ni Leonard Keith si Alice taon-taon habang ito'y nabubuhay. Si James ay isang high-ranking diplomat ng East India Company na nagustuhan ng mamuhay sa India. Isinuko niya ang mga nakagawian niya at pananamit, at pinalitan ng Indian-inspired na pananamit at kultura. Nagpa-convert siya sa Islam noong 1801 at pinakasalan si Khairan Nisa, ang dalagitang apo ng Prime Minister ng Hyderabad. Papayagan lamang ng mga local officials doon ang kasal, sa kondisyones na magsisikap si James alang-alang sa interes ng Hyderabad government. Maluwag nitong tinanggap ang mga kondisyones at itinuloy ang kasal. Hindi ito nagustuhan ng mga mamamayan ng Calcutta dahil ang naturang kasal ay interracial. Habang namamayani ang imperialismo sa India, ang kanilang pagsasama ay mahigpit na tinututulan, lalo na't isang high-ranking official si James at nasasangkot sa iskandalo. Ipinatawag ng bagong halal na gobernador ng India na si Lord Richard Wesley si James at inutusan itong bakantehin ang kanyang pwesto. Ipinagpatuloy pa rin ni James ang kanyang pakikisama sa kanyang asawa at nagkaanak sila ng dalawa. Naisipan ni James na dalhin sa Inglaterra ang kanyang mga anak upang doon mag-aral at magkaroon ng mga Kristiyanong pangalan. Sa kasamaang palad, hindi na nagawang makaabot pa ni James sa bayan dahil habang bumibiyahe sila ng kanyang pamilya ay may mataas na lagnat na pala ito at binawian ang buhay noong 1807. Pumanaw din si Khairan Nisa ng mga ilang taong lumipas. Nahalal naman si Bill de Blasio na alkalde sa New York noong 2013 at unang opisyal na nahalal sa pagka-alkalde na may black spouse sa kanyang tabi. Inaasahan na may malaking ambag sa administrasyon si McRae. Habang ipinapakita sa talaan na tinatanggap na ng mga tao ang konsepto ng interracial marriage, marami pa rin ang tutol dito. Isang Cheerios ad noong 2013 ang ipinalabas sa YouTube at itinampok ang isang biracial family na nagpasiklab ng mga racist comments, kaya dinisable ni YouTube ang comments section. Marami pa rin ang natuwa sa kasalang de Blasio dahil isa itong makabuluhang milestone upang masugpo ang racism na patuloy na sumisira sa mga tao, at para isulong ang pagkakapantay-pantay. May mga tao talagang kapag nagmahal ng kanilang kasintahan, lahat ng tungkol sa iyong partner ay tanggap mo. Ang kulay ng balat, ang kanyang hitsura, pinanggalingan na lahi at narating sa buhay. Hindi masama umibig ng taong ibang-iba sa iyong nakasanayang pamantayan. Huwag mo intindihin ang sinasabi nila. Ang importante, may pagkakaintindihan kayo at pagmamahalan ang sentro ninyong dalawa.
Pakilike lamang po ang aking Facebook page, at mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel na makikita nyo sa description ng video na ito, para updated kayo sa mga susunod ko pang videos.